Siyempre, para mas makilala pa natin ang ating bisita ngayong araw, sino ba si Gerald Academ? Ayan, bago pinasok ang music industry. Simpleng ano lang, simpleng mamamayan ng Bustos, Bulacan, and ayun, normal na student lang, ganun. Mm-hmm. Taga Bulacan pala si Gerald. Pero Gerald, saan ba galing ang interest mo sa musika at pagkanta? Yung family kasi namin, most of my titas ay mga singers sila. And siguro, yung mga pinsan ko din, mahilig sa music. And siguro yun yung naging influence ko para magkaroon ng interest sa music. Yes, ayan. Pero eto, Gerald, gano'ng kalaki ang influence na John Mayer, Dayglow at Mac DeMarco sa iyong music? Yung influence ko ay sa, from them ay sobrang laki dahil siguro kung hindi dahil sa kanila, wala yung sarili kong style ng pagkanta, sariling style ng pagtugtog. And gano'n naman siguro lahat ng artist, lahat ng influences nila pagka pinagsama-sama, nakakabuo ng sariling original style of music. Oo, sariling nice. Identity. Nice, yeah. Nice, nice. Pero sa local artist, sino yung iniidolo mo? Rico Blanco, Abdharma Down, Razorheads, ganun. Hoy! Mga singer-songwriter talaga. Magagaling talaga yan. Ano? Pero eto, paano mo nga ba ma-i-describe yung music ni Gerald? Siguro kung i-describe ko siya in one word, liberty. Kasi songwriting is very powerful talaga to express your feelings. And lalo na yung mga taong nahihiyang i-express yung sarili nila, pwede nila i-express to through music. And siguro yun yung para sa akin, liberty. Yes, grabe. Ayan. Oo, pero ito, kwento naman tayo. Saan ka naman kumukuha ng inspiration mo when you write song? At ano syempre yung inuuna mo? Lyrics ba o melody? Inspiration, siguro lahat naman ng tao kapag may personal experiences sa life, lagi tayong nakakuha ng inspiration dun eh. And ayun, mostly mga songs na naisulat ko ay from life experience, experience ko sa life, ganun. And sa pagsusulat naman ng kanta, mahilig talaga kasi kung makinig ng music eh. Pagka nakarinig ako ng tune na ganyan, parang nagkakaroon ako ng idea na bagay yung gantong salita. Tapos, ayun, hanggang sa makasulat ako ng isang buong kanta. Ganyan. Ano ba kadalasan para mga nasulat yung kanta? Mga ano ba yan? Broken? Oo, masaya? Parang magic, no? Ano, mostly puro love songs. Ganun. Kasi siguro lahat naman ng kabataan, ganun. And yun yung parang ano eh center stage ng ano eh ng buhay ng isang young adult, yung love life ganun. Yes, love pero life. Ito, pagkwentuhan naman natin ha yung your latest single Sinadhana. Ayan, what's the story behind this song? The idea of the song ay ano, simple lang, nirelate ko din siya sa sarili kong experience. I'm in between na naghihintay ako for someone while not expecting too much ganun. Kumbaga 50-50 siya and kung ano yung maging outcome nung paghihintay ay okay lang sa akin. Ganun yung idea ng song. Not expecting too much pero deep inside naku sana na. Ganyan naman kadalasan. Pero ano Gerald, kailan at gaano bumaba kabilis na sulat ang kantang Tinadhana? Nasulat ko siya nung last year, pandemic siya noon, April 2020. And siguro, ano, sinimulan ko siya ng sa chorus lang, sino mag-aakala na tayo pala'y tinadhana. Ngayon, meron akong, ano, parang idea na ganun. And then, mga sumunod na week, sinubukong i-construct yung verse hanggang sa nabuo ko siya ng siguro mga 3 weeks, ganun. Three weeks. Pero ano na yun? Anong favorite mo dun sa line na ano? Dun sa song mo, yung most favorite, ano ba talaga line? And why?
di naman nakikipag-unahan, pero hindi ba pwedeng pakibilisan naman? Grabe naman nun. Iba naman yung... Ang daming pwedeng pagpasukan ng meaning na yun eh, no? Hindi naman. Actually. Bakit yun? Bakit yun ang favorite mo? Ano? Yung pwede mo i-share, saan ka pa nakarelate doon? As siguro, say ako, ano, siguro, matagal na kasi ko, ano eh, single, ganun. Tapos... Ay, Christoph! Oh. Same. De, yun, same face. Matagal na kasi akong single, and alam mo yun, parang normal as young adult na magkaroon ng pumasok sa relationship, and lalo na sa society, di ba, mga kaibigan natin, halos-lahat sila may mga girlfriend, boyfriend, ganun. And parang nabubuo ngayon yung ano, yung parang pressure sa iyo na ikaw na lang walang girlfriend, ganyan ganyan. Pero sabi okay ko lang yan. Pero niya sabi ko, I'm in between na may iniintay ako pero I'm not expecting naman na may darating ganun. Parang 50-50. Yes, pero ito ba, Gerald, ano pa ba ang dapat abangan sa iyo ng mga madlang people at Showtime TFC onlineers natin? So, abangin niyo yung mga future releases ko ng mga bagong songs, and I'm sure magugustuhan yon. And I'm planning to release a mini album, and sana subaybayan niyo yon. Kaya i-follow niyo ako sa mga social media accounts ko at @JRRLDAngeles sa Instagram and sa Facebook. Yes, ayan. At syempre yung kanta mo nga tinadhana sa ang digital platforms pwedeng mapakinggan? Available siya sa lahat ng music digital music platform. Pwede niyo siyang pakinggan kahit saan.